Hi guys! Welcome dito sa aking channel. Ang reading nito ay para sa pangkalahatan. Ito ay love reading para sa pangkalahatan. Paalala lang po, ng reading nito ay general reading. Kaya hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading nito. Hopefully ay makuha ko yung energy. So guys, so let's check your energy. Oh my gosh! Nagluluksa ka. Nagdadamdam ka dahil lumayo yung person mo sa'yo or iniwan ka ng person mo. Yung personality mo dito is a person na attractive, smart na magdamit with a Knight of Wands. Padalos-dalos ka mag-desisyon. Kasi may pagka-immature ka pa dito eh. Driven by passion, attraction, emotion, no? Paiba-iba ka ng mood dito. Paiba-iba ka ng gusto. Madali ka mag-boring. Madali ka mag-sawa. And active ka. Driven by passion, emotion, by attraction. Para nag-i-explore ka pa sa buhay eh, with the Knight of Wands. Masyado akong mapusok, parang ganyan. Sino tong iniyakan mo na to? Na iniwanan ka? Ah, the King of Wands, yung energy. Nawala ng pag-asa sa inyong dalawa. Nawala ka ng hope dito sa person mo na uncommitted, attractive. Kasi, kaya ko nasabi na uncommitted to. Kasi, gusto niya madaming attention, no? Leo energy to eh. Gusto niya yung maraming nagkakagusto sa kanya, no? Tuwang-tuwa siya doon. Itong person na to ay ano din to eh? Good looking, no? Maporma. Kumbaga, ano to eh? Maayos sa katawan, no? At a leader type. Strong yung personality niya. Brave, courageous, ambitious, successful person sa kanyang career. Tingin mo useless yung naging effort mo dito sa person na to. Tingnan natin yung feelings mo towards sa person na to. Maliban dyan sa nagluluksa ka, iyak ka, possible, no? Ay! Gusto mo ng justice. Dahil, okay, gusto mo talaga ng justice dito sa person na to. Dahil, umasa ka sa person na to. Nag-invest ka and then parang nawalan ka na ng pag-asa na parang naging nasayang lang yung effort mo dito sa person na to. You want justice dahil pinangarap mo or imagine mo na, no? Nag-imagine ka na eh. Kumbaga, nag-ano ka na, no? Advance na yung isip mo. Kumbaga, akala mo siya na talaga yung mapangasawa mo. Ganun na yung nasa isipan mo, no? Na siya na yung ideal mo, partner mo. You will be stable with this person. Na siya na yung maging spouse mo. And possible, nag-imagine ka na magkasama kayong dalawa, no? Na masaya kayo together ng person na ito. Pero ngayon, umiiyak ka, mahagulgul ko sa iyak, na parang lukaluka,
Dahil nawalan ka ng pag-asa, no? Na nasayang yung effort mo dito sa person na to. Let's see kung ano yung feelings ng King of Wands na to towards you. Feelings niya towards you. With the High Priestess and the Queen of Wands in reverse. With the High Priestess. Na feeling niya napaka-intuitive mong tao. No? Napaka-highly intuitive mong tao at may spiritual kang kakayanan with the High Priestess. Na nakaka-connect ka sa kanya spiritually or through your intuition. Pero with the Queen of Wands in reverse, wala namang attraction kasi yung person na to sa'yo, guys. Eh. Na-attract ka dito sa person na to, pero walang attraction yung person na to sa'yo. Bakit walang attraction yung person na to sa'yo? Bakit hindi siya na-attract? Ano reason? Kasi itong person na to ay hindi siya ready. No? Or kumbaga, ayaw niya magpapasok sa buhay niya, no, ng lovers. Nasaktan kasi ito eh. Kumbaga, naging cold, naging bitter ito sa pagmamahal, no, sa pagdating sa relationship. And this person is selfish and greedy. No? Yun yung energy niya dito. Na matigas yung puso niya, unemotional siya. Hindi siya interested with the King of Swords, cold, and the Queen of Wands in reverse, uninterested. Hindi siya interesado sa iyo. Yun yun. So, let's see kung meron bang new person for you. Kasi huwag na natin pilitin yung taong ayaw, no? Kasi, ibig sabihin yan, hindi siya yung para sa inyo, diba? Sa atin. Pagkaganon, pag-ayaw, diba? Merong tamang person para sa'yo. Hindi mo kailangang gumawa ng witchcraft or manalbahin ng iba, no? Or pilitin yung tao na ayaw naman talaga, diba? So, let's see, kasi the High Priestess, possible marunong ka din, no? Sa malakas yung intuition mo dito. May mga tao, kasi gusto mo ng justice. Dahil walang reciprocation yung effort mo dito. Hindi naman pwede, guys, na pilitin mo yung tao. Kung hindi siya na-attract sa'yo, wala siyang gusto sa'yo, di ba? Baka mamaya kulamin mo pa yun, wala namang kasalanan sa'yo. Hindi niya namang kasalanan kung nagkagusto ka sa kanya. Di ba? Wala namang ginawa yan sa'yo. O kaya, mamaya ipakula mo. Wala namang ginawa yan sa'yo. Ikaw lang nagkagusto dyan. Kawawa naman yung tao. Aha.
Meron bang new person or person na darating sa buhay mo, new or past person? Yeah. With the Wheel of Fortune, destiny mo guys, meron. Ace of Swords. Dito. Temperance. Pero kailangan mo lang mag-antay. Dalawa lang. Kailangan mo lang mag-antay with the temperance dito, no? Na, I mean, kailangan mo muna magpakalma. Baka napapraning ka lang, no? Or kaya ay, yes, kasi, pati yung tao walang gusto, eh, pipilitin mo. Pipilitin mo dito, guys. Naku, dahil nagkagusto ka lang sa kanya. With the temperance, pwede din guys in reverse to, no? Pwede din reversal na reading. Kailangan mo mag-heal muna guys, no? May darating yung the right person para sa iyo na nakatalaga-talaga with the Wheel of Fortune, no? This is a blessing from the universe, destiny. Kumbaga nakatadhana para sa iyo, nakatalaga para sa iyo. Kaya hindi mo pwedeng pilitin yung tao na wala na ma-attraction sa iyo, lalo na kung hindi naman nanligaw, kung hindi ba? Kasi kung 'di ba, kunwari kung babae ka, hindi naman nanligaw sa iyo. Bakit kailangan mo ng justice, 'di ba? Ikaw nagkagusto doon, 'di ba? Hindi naman siya nagkagusto sa iyo, 'no? Baka na misinterpret, nagkaroon lang ng misunderstanding, parang ganun 'no. No? Na mali lang 'yung ano. So, let's see kung sino tong person na darating sa iyo. Yung destiny mo na to. Okay. Single. And itong person na to ay defensive and ngayon, sa ngayon. Kaya, kailangan mo muna mag-heal at itong person na to ay kailangan mag-heal din. Hardworking, itong person na to. Hardworking, patient. Yung offer niya sa'yo dito is long-term, no? Stable and long-term na offer. More information sa darating na person sa'yo, past person or new person. Possible kasal kayo nitong person na to with a hierophant. With a strength card. Nagkaroon ng bonds inyong dalawa nito. Or possible ay magkaiba yung lahi, no? Iba yung lahi niya. Possible kasal kayo. Or foreigner. Ibang lahi, ibang religion, ibang ethnicity. Yes, nagkaroon ng ending sa inyong dalawa. Pero minamanifest mo tong person na to. Or itong person na to ay minamanifest ka. And itong person na to ay gagawin niya lahat, no? Para mawala yung problema or yung mga blockages between the two of you. So, possible outcome para sa inyong dalawa nitong person na to. Ang person. Okay. Marriage. Magkaayos kayo, magkausap kayong dalawa. Ang person mo dito. Celebration. At mag-offer ng sincere love. Napakasalan ka niya. Or kung kasal na kayo, ay ipakasalan ka niya ulit. O ayusin niya yung relationship niyo, no? Na muli magsama kayo ng person mo dito. Ayun, no? Mag-usap pa yung dalawa. Mag-uusap. Ayos sa pag-uusap. So, ito na lamang, guys, para sa ating collective reading ngayon. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ma-notify kayo sa susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.